Mami, ito na po yung pagkain. Oh, ano nilitingin mo dyan? Ma'am, pwede ko na po ba makuha yung sweldo ko? Ilang buwan na po kasi hindi nyo pa nabibigay eh. Aba, at nagreklamo ka pa, ganun. Ma'am, kailangan ko na po kasi para sa pagpapagamot ni inay. Anong paki ko? Eh, nanay mo yan! Miset, ang aga-aga yan, agad binubungad mo sa akin eh, no? Nakakulan ka ng gana. Ikaw kumain niya. Oh, hello po, Nay. Nak! Nakuha mo na pa yung sweldo mo, Nak. Nay, pasensya na po. Hindi pa ako makapagpadala ngayon. Tiis-tiis na lang po muna kayo, Nay. Sa oras na makuha ko po yung sahod ko, agad-agad ko pong ipapadala sa inyo. Sige, Nak. Pasensya ka na. Alam mo naman na ikaw na lang yung inaasahan ko. Kamusta ka na? Ayos ka na ba dyan, Nak? Opo, Nay. Ayos lang po ako dito. Sige, Nay. Baka mapagalitan po ako at nagsiselfon ako. Mag-iingat po kayo dyan. Ingat po kayo palagi. Ikaw din, Nak. Mag-iingat ka. Sa mga na-discuss ko po, ma'am, ano po mas gusto niyo? Plan A or Plan B? Mas bet yung Plan B. Pero wait. You want coffee? Eh, sige po, ma'am. Okay, wait. Isabela! Isabela! Eto na po, ma'am! Ma'am, ano po yun? Kubad-kubad mo naman, no? Igawa mo kami kape. Sige po, ma'am. Ma'am, ito na po yung kape niyo. Punyeta ka? Magtapa naman itong kape mo, ha? Bakit? Ma'am, pasensya na po. Ulitin ko na lang po. Oh, ito. Kape ulit mo. Ah! Oo, ma'am. May, bakit mo ngayon din sa ulo mo sa matulo mo? Hindi na po maganda. Ang sarap na nabuta. Huwag ka na makialam. Kasi ko sa'yo minalayan trabaho mo, ha? Oh, hello po, tita. Ba't po kayo napatawag? Hello. Isa. Wala na yung nanay mo. Nahirapan na siya. Nanay na pinaya. Ma'am, pwede ba ako mag-baby? Bisitahin ko lang po yung buro ng nanay ko. Hindi pwede, dito ka lang. Ma'am, sige na po. Hindi nga pwede. Wala nga alis. Ayun na po. Sabi ko hindi, di ba? Tumayo ka nga dyan! Wala nga gawin pag makaawa mo! Hello po, tita.
Kayo na lang po munang bahala sa dibing ni Yarnay. Hindi po kasi ako pinayag ang makauwi dyan. Ano ba yan, Isa? Pati ba naman sa libing ng nanay mo, di ka makakapunta? Sige, sige. Kami na lang bahala. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko nang mawala. Pansin sa mga naging kilos ni Miss Mercado bago siya magpakamatay? Wala. Meron po ba kayong nakitang naiwan niya suicide note? Wala. Bakit ba lang natanong? 8 ko lang siya dito. Hindi ko alam kung naisipan niya at naisipin niya magpakamatay. Ma'am, kailangan po ito dahil baka may dahilan kaya siya na naisipan niya magpakamatay. Basta di ko nga alam eh. Nasa ba ako? Marami pa akong kailangan gawin. May napapansin po ba kayong pangyayari dito sa bahay ni Mayor? Wala. Oh! Ito! Kape ulit mo! Ah! Pasensya na po, hindi ko po kayo matutulungan. All the CCTV footages, including this note. Walang pwedeng makakaalam ng nangyari kay Isabela dito sa bahay. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Hindi ka na magkakatrabaho at namatay na ang mga mahal mo sa buhay. Naiinginan mo ba? Opo, Mayor. Good morning, Miss Hernandez. Pasensya na kung nagyutay ka pa. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Ang laman po nito ay mga CCTV footage at suicide note ni Miss Isabela Mercado. Sinabihan po ako ni Mayor na itago ko daw po ang mga ito. Hindi ko po gustong gawin pero binantaan po niya ako. Pero di na po talaga kaya ng konsensya ko. Sana po ay mahuli niyo na po siya at mabayaran ng kanyang kasamaang ginawa kay Miss Isabela. Salamat sa papa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Bakit? Miss Olivia Velasquez, ikaw ay naaresto sa salang pang-aabuso, pang-mamaltrato na naging sanhi ng pagpapakamatay ni Miss Isabel Mercado. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibok. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon din karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Bye.
Totoo po niya. Nagkakating ko lang po siya. Kating ko is life. Oo, oh, makating ko talaga. Gusto ko yung date.